Hello everyone, welcome to our channel, and for this video, gagawa tayo ng review about this one online site na na-discover namin. It's myemulator.online. So, if you're into old consoles such as Game Boy, Nintendo DS, yan, pwede nyong i-check dito kung available yung mga games na usually nilalaro ninyo. So, yeah, may mga Mario games, Pokemon games, Sonic games, Zelda games, Kirby games, dun sa list. So, ako, I'm a fan of Pokemon. I've been playing the main series games. Well, not all. Ang mga nalaro ko na before ay Gen 1, of course. Pokemon Red, Blue, Yellow. Gen 2, Pokemon Gold and Silver. Gen 3, not much. Actually, I can't remember, nalaro ko na siya kompleto before. At yun yung lalaruin natin. Gen 4, naalala ko na simulan ko siya pero di ko siya natapos. And yung mga mas bago na, mga Gen 5 to the newer versions, di ko pa nalalaro. So kung titingnan natin dito, if we look at the website, so ito yung mga ilan sa mga laro na available. So makikita nyo may mga Nintendo DS, Game Boy Advance, okay? Yung lalaruin ko or lalaruin natin is a Pokemon game, Gen 3, so Game Boy Advance. Actually, before I started playing ito, trinay ko na yung Pokemon Black for Nintendo DS. Unfortunately, nabura ko yung video, pero do sa video na yon, inattempt kong ilaruin yung game for the first hour or two na laro ko siya. Unfortunately, hindi ko mapagana yung select and start button for that game. So, hindi ko malaro fully yung Pokemon Black. And yun nga, hindi ko na siya na-save din. Kasi before, hindi ko pa ma-figure out how to save the game. After that, I've tried Pokemon Ultraviolet, which is a Game Boy console, no? At doon gumagana yung select and start button. So, okay siya. Nakakuha na ako ng 2 badges. Nakarating na ako doon sa second gym. Natalo ko na si Misty. Unfortunately, mali uli yung pag-save ko. So, hindi ko na-save yung laro. For this game naman, the Pokemon Emerald, which is Pokemon 3rd generation game. Yun, na-figure out ko na kung paano i-save yung laro. So, sa later clips, makikita nyo na nakompleto ko na yung 8 badges. At nakapunta na rin ako sa Victory Road. Nakapagpa-power up na rin ako. So, sa later clips, papakita natin yung pag-battle ko for the Pokemon League. Tingnan natin kung kaya kong talunin yung ano. So, hindi ko pa nga ito nalaro before. So, hindi ko alam kung sino yung makakalaban ko sa Pokemon League. Okay, so, let's start! And yun nga, yung previous game na nilaro natin. Unfortunately, hindi natin na-save properly. Kasi mali yung ginamit kong pag-save. So, dapat pag mag-save kasi, pagka-save game dito, sa example na pakita natin, pagka-save game, lalabas dito, yan yung last save, tapos i-download mo yung save na yon. Ang ginawa ko kasi, ito yung pinipindot ko. So, akala ko, sinisave niya yung laro. So, hindi pala. So, naglaro ako ng ibang version. This is Pokemon Emerald version. And napagana ko siya. Hindi ko nag-record yung start. But, nandun na. Nakompleto ko na 8 badges. So, papunta na ako sa Victory Road. So, titignan natin. Ayan. I-load ko. And then, ayan. I-load ko. Then, ito yung file. This is the file. So, pag binuksan natin yan. Ayan. Dito na ako sa... At gumagana yung start button. Yan. So, I can access the Pokemon. By the way, this is my lineup for now. Okay, usog lang natin yung... this is my lineup. So, halos level 45 lahat. Papapower up ko pa si Gyarados and Blaziken para lahat sila level 45 before we enter the Victory Road. Okay. Ayan, gumagana yung A and D. I can access my bag. So, kapag may kailangan ako hanap, like item finder, or I need to revive my Pokemon or heal them, na-access ko yung start. So, kaya nalaro ko ito maayos. Okay. So,
yun nga, nakarating na ako sa... If we look at the Pokenab, the Hoenn map, okay? Okay, nasa Evergrande na ako. Dito kasi yung Victory Road going to the Pokemon League. And yan, kung mapansin nyo, na-access ko na lahat. I have the 8 badges. Okay, unfortunately, di ako aware na dito sa route na to, sa route 134, kailangan meron akong dig to access yung tatlong titans, sila Regice, Registeel, and Regirock. So right now, natanggal ko na kasi yung attack na dig ni Blaziken. So right now, meron ako iniwan sa Safari Zone na Trapinch. So hopefully, palalakasin muna natin and hoping na pataas natin level para matuto siya nung attack na dig. So dito sa Route 131, merong tinatawag na Mirage Island. Okay. Rare siya. So let's see if lalabas siya. Check natin kay Manong. Okay, so walang Mirage Island today. So skip that. Before I go to tama na natin si Trix. Yung Trick House. Dito nga ba si Trick House? Or sa mali? Dito pala si Trick House. Tama na natin siya, so we can do the puzzle number 7. First time ko pala maglaro ng Generation 3, no? Kasi nalaro pa na Gen 1, 2, natapos ko. Gen 4, nasimula ko pero di ko natapos. And Gen 3, never ako. Di yata ako nakalaro before. Pagkakaalala ko. So this is first time na nalaro ko. Kaya di ako aware dun sa mga... like yun nga, yung I have... Kailangan meron akong dig para para makapalabas ko sila Regice at ngayon kailangan din pala si Relicant. Wala pa akong Relicant. Meron ako Wilmer, so iniwan ko rin siya sa safari, sa daycare, para mapataas at eventually ma-evolve ko to Wilmer. So I have to look for spots here na ayan, nasa malayo pa pala yung So ngayon, kailangan ko matalo muna yung nanalo sa Pokemon League, makapasok ng Hall of Fame para lumabas sila kayo Bird Ground doon. And also, either Latios or Latias. Pero ito aso, pwede ko nang hulihin. Pero level 70 kasi, masyadong malakas. Wala akong attack na may sleep. Wala akong any attack na makakapagpatuloy sa Pokemon. So, later ko na lang siya balak hulihin pag nakapasok na ako sa Hall of Fame. Ngayon, I'll try to
win the Pokemon League using yung walang legendary Pokemon. Kasi have the option naman kaya pwede siya malakas si Daigua sa level 7. Rely mo na rely na. Lineup nga natin, we have Gyarados, which is Water and Flying, Blaziken, which is Fight and Fighting, Fire and Fighting, Skarmory, which is Flying and Steel, Gardevoir, right now is Psychic lang, wala pa siyang Fairy, abi ano na. Then Flygon is Ground and Dragon, so, and Manectric, which is Pure Electric. Pero yung si Manectric ko, tinuruan ko na Bite, para meron siyang Dark Attack, meron siya ibang attack aside from the electric. So let's, since this is water, we can use the ano na para hindi mamatay. Hopefully, hindi mamatay. Or no, let's change Pokemon. Effective. That's the least. So, gigising natin si Skarmory. Kasi para makahalak tayo. Ah, man, patutulogin na naman tayo. So, yung pag, mag-isig ko, ina-attack na niya. At least I have one and that's the yellow, so we can try to catch it. Let's try it. Or let's try Ultra Ball. Yeah, nakahuli na tayo ng Relicant, so later on magagamit na natin siya for... At papalalabasin na natin si Loregis for this video na. Buti na lang pag kahit tulog nakakalipad pa rin. So, pwede natin i-save dito, pero actually kahit di ko i-save dito, okay lang. Kasi ang importante actually is this one. Dahil di naman natin nasi-save yung laro. So, key save, then the last save, yan. The download natin. Then we will replace the this one. So, that's now the updated version. Later on, pa so, bigoy natin. So, sarado muna natin. Later on, papakita ko sa inyo. Mabuksa ko ulit siya. So, we'll take a break. And we're back! So, papakita ko sa inyo kung paano buksan yung game. So, yun nga. I've been playing for a few days now Pokemon sa Game Boy Advance, no? I've attempted to play nga Pokemon Black sa yung Nintendo DS game. Pero yun nga, the issue is hindi gumagana yung ibang buttons, especially the start and select button. So, hindi natin malaro maayos. So, I've tried to play Game Boy Advance and inuna ko nga yung Ultraviolet na but unfortunately nga, hindi ko properly na-save. So, kanina pinakita ko sa inyo paano yung pag-save. Papakita ko ngayon sa inyo paano i-load. So, I'll start the game. So, maglo-load yung emulator.
Okay, so may ads la, may ad lang siya, no? So, let's skip this ad. Okay. So, kanina, pinakita sa inyo, ito yung pag-save, no? So, para buksan siya, ito lang yung pipindutin. Then, yung pag binuksan natin yung sinig natin kanina, yan. Balik na tayo dito. You can double check. So, yan. So, tapos ito rin, gumagaanin na yung select. So, I'm pressing, the start button is enter sa keyboard, the select button is shift button, and yun yan. Naka-register kasi sa select ko yung bike. So, kaya ko siya na-access. So, okay. So, na-disconnect lang yung ating camera. But we'll continue. We're now entering Victory Road. So, let's go. Thank you.
Okay, so yan. Natalo na natin yung sa Victory Road. Pero di muna tayo lalaban sa ano. Si Kulam, may hina pa yung Pokemon natin. Magpapalevel up muna somewhere. Siguro until maabot natin yung level 50. So ngayon, tuloy natin next time yung paglaban sa Pokemon game. Okay? So, we'll see this. So, yeah. So, papalakas muna tayo. Pag papalevel up muna, power up muna ako ng mga Pokemon until level 50. Then, babalik tayo for the Pokemon game. Okay? So, see? So, okay to. Okay tong MC Emulator Online. Try nyo. And, marami pa ibang games. Right now, I'm playing Pokemon. After this, next month, February, Pokemon Anniversary, we'll try to play the Ultraviolet. Okay, so, hopefully, makakuha ulit tayo na shiny Pokemon doon. Okay? Di ko pa nalaro yun. Nalaro ko na yung Red, Blue, Yellow. So we'll try the Ultraviolet. Nasimulan ko na nga, pero yun nga, hindi siya na-save properly. So we'll try to play it again. Let's see kung gaano tayo katagal malalaro. Okay, so that's it. Again, if you want to, you know, you want to play some games available sa Game Boy, I don't know, probably pag try nyo, pag Nintendo DS, baka mapagana nyo. So, for me, hindi mapagana yung start and select buttons sa Nintendo DS eh. Kaya puro mga Game Boy Advance lang yung nilalaro ko na games. So, until ma-figure out natin, we'll stick with games na sa Game Boy. Okay? I'm not sure ano pa pwede na... So ngayon na nakikita ko palang Game Boy Advance, tsaka Nintendo DS. I'm not sure about other game, another gadgets, kung ano pa yun. Ano pa yung pwede dito sa MC Emulator Online. Pero it's a good game, and yun yeah. Di mo ka siya kailangan download, just be online. You can save the progress of your game, and yun yeah. Pwede mong balikan later on. So, okay siya for those who, you know, don't have any gaming consoles such as Game Boy or Nintendo DS. So, okay itong laro. Try this MC Emulator online. Okay, so see you on the next video. Bye! So, let's see. Again, recap lang of my Pokemon. So ito na, yan nga, napapagana ko yung select and start button. So lalaro ko fully yung ano, no? So I have Skarmory. Lahat ng Pokemon ko napapower up ko na to level 50. So I have Skarmory, which is Steel and Flying, Flygon, which is Ground and Dragon, Gyarados, which is Water Flying, Blaziken, Fire and Fighting, Manectric, which is an Electric type, as the name suggests, and Gardevoir, Psychic. So yung mga filukat da ano no attacks nung aking ano si Skarmory ko may fly kasi siya yung tinuruan ko ng HM na fly, hidden machine na fly, aerial ace, steel wing, and yung HM na cut. For Flygon I have the grass attack, solar beam, the HM rock smash, the dragon attack, dragon ko since dragon siya, so naglagay ako isang dragon attack at isang ground attack, which is earthquake. For Gyarados, nandito yung tatlong water HMs. Okay, so water, fall, surf, and dive.
Tapos naglagay nila ako ng isang ice type attack, just the Blizzard. Si Blaziken, originally may HM cut, pero pinadelete ko para maximize ko yung fire and fighting type niya. So I have 2 fire attacks, overheat and fire blast, and 2 fighting type attacks, brick break and dynamic punch. For Manek trick, okay, so nasa kanya yung HM na strength, and nilagyan ko ng 2 electric attacks, the Thunderbolt and Thunder, and nilagyan ko rin ng dark type attack na bite. Okay. Para hindi lang siya puro electric, pero siyang variation. And last, si Gardevoir. Nasa kanya yung HM attack na Flash. Tapos, yan, yung Psychic attacks, the Psychic and Fusion. At lagay ako ng isang Ghost attack, the Shadow Ball. So, let's see. So, ibubungad ko si Skarmory kasi siya yung medyo although di ko alam kung anong type yung una ko makakalaban. Okay. So let's see if we can defeat the we can win this Pokemon League. Okay, so let's go. Hindi ko alam kung sino unang kalaban ko. So Elite Four pa rin sila. Okay, so anong Pokemon mo? Hindi ko alam. Oh my god, I'm winning! Kahit level 51 lang, pinakamalakas ko. Kaya akong bantulunin. Na natin! Can we win? Can we win? Oh my lord, lakas agad. Thank you.
Lakas ng Pokemon niya! Hyper Beam. Yon. Naon na siya. Naku, paano kalakas to? Level 58! Oh my god! Let's finish this. Oh, buhay pa! Yes! We won! My god, ang lalakas ng level 51, 52 lang ang highest ko. But wow, natalo natin. Yay! Yes! Yay! We've won! Our MVP, Manectric. So yan, natalo na natin yung Elite Four at yung champion. Nakapasok na tayo sa Hall of Fame. So, magpo-proceed na tayo dun sa next, ano, no? Next storyline, which is, I've heard the Battle Island, pupuntahan natin. And yun nga, we can catch na the other legendary, si Groudon and Kyogre, and of course, Rayquaza, and si Latios and Latia. So, yun. Yes, we've won. So we'll wait this to finish. Okay. Di pa siya tapos. Medyo mahaba yung ano. Yung outro nung ano. Pagkapanalo sa Hall of Fame. Ay, pagkapasok sa Hall of Fame. Pagkatalo sa champion. Ang lakas ng champions. Lakas nung champion, pero wow, natalo natin kahit na level 58 yung highest Pokemon niya. So, basta maalam ka dun sa mga type advantages, kahit yung tira mo, level 50 lang yung ako nag-start, tapos level 52 to level si Manectric lang yung umabot na level 52, pero natalo pa rin natin. So, wow. The end.
Please subscribe to our channel and hit that notification bell button to be updated of our videos. Smash like and comment down below if you have any more suggestions for the channel.